Okay, so hi sa mga viewers, whether kaklasiko sa Sevii or interesado lang talaga kayo ma-install yung Gizduino IDE sa inyong computer. So sa mga wala idea kung ano yung Gizduino IDE, Gizduino IDE is just a modded version. So kinustomize na version lang ng iGIS mo para mapadali lang tayong makagamit ng mga iGizmo products, or more specifically iGizmo boards, kasama nung special tool na Ardblocks, which is an open source tool na pinapare sa Arduino IDE para makapag-implement tayo ng logic in terms of blocks. Okay, so para makapagsimula lang tayo, ibibigay ko tong link na to sa description, so copy paste lang, then paki-download tong gizduino.zip. Okay, paki-download lang gizduino.zip, save file, pagtapos na, well, 425 megabytes kasi. So, hindi ko na dinownload ulit. Already have one installed, paki-extract lang dito. So, by the way, kung hindi kayo aware, iGIS mo ang pangalan ng company na gumagawa ng mga Gizduino boards, which is doon nakabase yung pangalan ng Gizduino IDE. So, paki-run lang tong exe. Click yes. Okay, so Gizduino IDE, dami nakalagay sa background. So, explain ko lang. iGIS mo kasi gumagawa ng sarili nilang microcontroller development boards na nakabase din naman sa Atmels at Mega Chips. So at Mega Chips yung ginagamit sa Arduino Arduino boards din. Okay? So magawa sila ng locally made microcontroller boards na hinahalo rin naman nila sa iba nilang projects like robot kits and robot kano naman mga products nila, marami silang products. So you should definitely check them out at their website. So ito yung example ng robot product nila, which is the Ebot Sumobot. Ito yung website nila, igizmo.net. So balik tayo sa setup. Next natin. Then ito yung mga kasama sa i-install ng Gizduino IDE. So for our purposes, since gusto natin latest, di na natin gagamitin yung previous patch 1.0.6. Okay? Gagamitin natin sa latest patch Arduino and themes. So, colors lang naman yun. Pero ang pinakamahalaga sa lahat is ardublock.jar. So, ardublock.jar, yan yung nagpo-provide sa atin ng sinabi ko kanina na editor na makapag-implement tayo ng Arduino code pero naka-blocks. Katulad nitong nasa taas, yung loop 2. Okay? Pero need natin sundin yung instructions niya. So, para ma-install tong ardublock.jar, need to go to my documents. Okay, my documents. Then, go to Arduino folder. Kung wala kayo nun, please create na lang. Tapos, create tools folders. Sundin ko lang instructions niya if there's no folder inside the Arduino folder. Ardublock tool. Okay, make sure na sumusunod tayo sa key since key sensitive yung program. Hindi siya tatakbo pag hindi nasunod yung exact value. So, tool naman sa loob ng Ardublock tool. And then, for now, we'll leave it blank. Okay. So, this application is open source, intended for using Gizduino board softwares, Arduino IDE. Made to ease the hassle of patching files and installing drivers. So, if wala naman na kayong problema and wala naman siguro kayong balak mag-disagree, click nyo na agree. And then, ito yung mga components to install. Just uncheck this one. We won't be needing that. We won't be needing the dark theme. Dark editor.
gusto lang naman natin is yung latest IDE version ng Gizduino. We need also the prolific driver, which allows us to connect to the Gizduino board via USB connection. So yan yung driver nila. Click next. Then dito natin i-install yung Gizduino IDE. Naki-take note or copy. And then select next. Installation is fairly straightforward, wala naman masyadong kakailangan ng iba. So habang hinihintay natin matapos yung installation ng Arduino IDE nilang customized, itutur ko lang kayo sa website ng Igizmo. So ito yung Igizmo Mechatronics Central. Matagal na silang nasa business of selling Arduino based modules and as well as creating their own as well as products na nagko-complement sa mga magagandang Arduino projects. So in particular, meron kasi kaming outreach na nagagawin with regards to robotics, introduction to robotics siya. So meron kaming gagamiting bot which is based on the P-Bot. So siya yung pinaka parang baseboard na gagamitin namin. Then dinagdagan lang namin ng sensors and accessories which is this one, E-Bot, Sumobot. So kwento ko lang unti yung about sa board na to. Yung baseboard kasi is essentially a microcontroller board, para siyang Arduino, which is of course since Gizduino yung ginagawa ng Igizmo, Gizduino. So naglagay sila ng Gizduino sa isang malaking PCB na nakabase sa Atmega 168. Nilagyan nila ng motor driver sa likod. So isang PCB na may microcontroller, motor driver, tapos sensors dito sa harapan, IR collision sensors, then sa baba line tracing sensors. So yung line tracing para yun sa mga follow the line, yung may black, tapos susundan ng robot yung black line, or kung ayaw niya siya umalis sa perimeter, like for Sumobot, ganun. So ito yung microcontroller board, kaya siya may mga female header pins dito. So essentially, like siya ng microcontroller talaga na familiar tayo. Yung may umiilaw na LED, pwede natin gawin yun dyan, and iba pang mga activities or projects na pwedeng halo dito sa bot. Then motor driver sa likod, so nakita niyo yung mga wires doon. Essentially motor driver na to kaya mag-control ng 4 DC motors. May gulong doon sa likod Tapos bukod pa doon ang motor driver din kasi may pins for controlling servos, so meron din tayo for controlling this servo, yung color blue dyan. Then, since meron tayong header pins, dito na nagko-correspond sa pins na actual na microcontroller development board, pwede rin tayo mag-hook ng ultrasonic sensor, kagaya itong US-100. So, kung mapansin nyo, may blue-yellow, which is the echo and trigger pin ito, then 5 volts and ground. So, yun lang. Basically, ito yung magiging example natin mamaya to validate na na-install ng maayos yung Gizduino IDE. So, tamang-tama, tapos na tayo. Just click run. Then, automatically, run yung PL2303, yung prolific USB to serial driver installer program. So, most likely, if you're using prolific driver for the first time, hindi ito yung makita nyo. Next lang din naman yun. So, paki-install lang ang prolific driver, which is in my case, naka-install na. So, I'll just cancel that. Tapos, we'll proceed by going to the installation folder of the Gizduino IDE. So, pwede natin i-copy, then press enter or put natin manually in C. Program files x86, tapos Arduino folder, x86,
since meron kasi ako naka-install na Arduino. x86, then Gizduino IDE. Okay? So, yung Gizduino setup kanina, basically, nag-extract lang din siya ng mga installers na kailangan pa natin install separately. So, since nauna na yung Arduino blocks, let's install that first. A desktop. So, yan yung that jar na ikakopy natin kanina din sa ginating folder. So, pagpalibanan muna natin. Then, sunod natin yung libraries. Libraries, ito yung mga needed files para magamit natin yung mga products ng i-gizmo sa mga boards nila. Like yung ibot, sumubot. Then lastly, install natin yung version nila ng i-gizmo ng Arduino IDE. Just the Gizduino IDE. Tingnan lang natin ulit matapos. Base lang yan. So, itong B-bot na to, marami siyang variations. So, kung interested kayo, pwede kayong bumili dito. Matanggap sila ng online payments. As well as sa shop nila. So, advertise ko na lang din. Marami sila. May pang soccer, standard, in case na gusto mo talagang patakbo ng bot. May maze bot na kayang mag-navigate through obstacles na medyo matangkad, of course. So, yung abot ng mata na yun. Then, may gripper, then chassis lang. Marami, maraming product. Maraming products for robotics. So, kung interested ka in doing, in learning about robotics, particularly with Arduino, check them out. Okay. So, tapos na. So, ngayon, by default, walang Arduino block sa Arduino IDE natin. So, lagay natin itong .jar sa documents, Arduino folder tools, Arduino block tool, then tool na ginawa natin kanina. So, ulitin lang natin for recap, tools, Arduino block tool. Kung wala kayo niyan, please do so. Please create the folder, then paste. Para may Arduino blocks na tayo sa editor natin. Then, balik tayo dito sa Arduino folder and libraries sa loob. Let's copy and paste all of them since baka kailangan din natin yung iba. Including this iGizmo PBot 2018. Gagamitin ko for my example ng iBot Sumobot. So, replace files since meron na ako. Then, we're done. Kulang na lang gawin is i-run yung Arduino IDE. So, kung familiar na kayo at meron na kayong Arduino na naka-install dyan, no need to uninstall or something, okay lang yan. Nag-run independently tong IDE na to. And may mapapansin kayong kakaiwa dito. Pag ni-run natin, iba yung splash screen. So, antayin lang natin saglit para mag-run. Okay? So, ngayon, nag-alog na yung Gizduino IDE natin. Ito yung first thing na gusto ko i-point out, yung presence ng Arduino block na wala sa IDE ng Arduino by default. Then, we also have yung Gizduino AVR boards. Which essentially, dun nakabase yung mga microcontroller boards nila. Dito. Mga products nila dyan nakabase. Gizduino Mini, Gizduino X, IoT, and so on. So, for the purposes of my example, gagamit ako ng Gizduino Mini with Atmega 168 since yun yung nasa iBot Sumobot board. So, click on that. Make sure na empty yung sketch. Paki-drag lang sa side. And let's open Arduino blocks.
sword blocks, like nung sinabi ko, it allows us to express our logic, Arduino code logic, in terms of blocks. So by default, we have a doop-do, which is a do-while loop. So this is the main program loop without the setup. So we're going to discard that, and we're going to check out the first section, which is the control. So sa control, nandito yung mga loops natin. So we're just gonna click on program. So on program, ang katumbas nito in Arduino code is setup and loop. While yung kanina, yung loop do, naka-base dito sa void loop. So of course, with every program, we need to have setup and loop since we need to initialize variables dito para maayos, and then yung main loop, of course. Kung saan natin inoran yung mga programs natin. And onting pasada lang, kita nyo yung mga pins. So, meron tayong digital, analog, set digital, servo. Marami. So, pag gusto nyo ng if statements and loop dito sa control, pins para mag-designate ng digital and analog pins. As well as, maraming pwedeng i-explore, test, logic, math operations, and mga custom hardware na available, and some other cool stuff na hindi natin explore ngayon. Para explore natin ngayon is iGizmo Pivot 2018. So we'll start by initializing the board na ready tayo makipag-communicate with the board, yung motor driver most specifically, then yung mga sensors. Pivot begin. Ganun lang siya kadali, drag and drop lang. So of course, ang una natin kailangan gawin is set the direction kung forward or reverse. So we'll specify on both motors, since meron tayo motor A, which is the left. So itong left, itong board na to, then motors on the right, yung motor B for the sake of example, yan yun. And I'm gonna set it forward since gusto ko yung robot ko mag-forward para sa program na to. Then we're just gonna accelerate forward. So wag to 20 kasi malakas yan. So both motors will go forward for a speed of 80. And then for a little bit of testing, we're gonna put a delay. Then, gusto ko siya mag-stop na lang para forward-stop kind of logic for the sake of simplicity. Pero, we do not need to make a direction block. So, ulit lang. So, di nyo napansin, nag-clone ako. So, dito sa Arduino blocks, meron tayong clone para di nyo na kailangan mag-drag and drop. We also have that. So let's click right click then clone. So mapapansin niyo kung saan kayo nag right click na block. Doon siya magsisimulang mag-clone ng buong blocks na connected sa kanya. So pag nag right click tayo sa pivot speed, tas nag-clone, ang maka-clone lang is pivot speed tsaka yung delay mills. Whereas sa pivot direction, pivot speed tas delay. Okay? Kasi kailangan mag-specify ng direction since forward pa rin naman. Yun nga lang, zero na. Then, onting delay. Then, we're done. For the sake of example, save natin. Preferably sa Arduino folder. We're gonna name it A-Bot Forward. So, para sa mga walang A-Bot, Sumo-Bot. Just makarating lang tayo sa point na makapag-verify na working lahat. Good na yun. Then, panoorin nyo na lang yung demo sa aking not-so-fabulous webcam. So, kung nakasave na, let's plug in ko lang yung USB. Yan. Plug in ko lang yung board.
Yan. Okay. So, of course, need natin i-specify yung port. So, baka hindi naka-check. Error yan. Then, ito na yung board. Need ko lang pinatinta isang button. Mag-upload daw. Need to follow instructions. Then, of course, upload to Arduino. Click natin dito. And this is where the magic happens. Yung pangalan i-base ko lang dun sa Arduino program. Ibot forward. Save. So, kinocompile niya na yung sketch. Turn on ko lang yung board. Compiling sketch. Okay, nice, nice. So, dapat mag-proceed sa uploading. In your case, kung wala kayong ibot bot. Wala kang ibot sumbot, verify lang. And bibitawan ko lang. And now, you'll get to see this board forwarding and stopping for a second. Okay. So, yun. Ang ating magic ay bigla nagkaroon ng code kahit wala tayong kinode. But, we did implement our block logic on the right sa Arduino block. So, yun yung dahilan kung bakit need natin ng blank sketch bago mag-run ng Arduino blocks para maka-avoid ng possible conflict dahil may pre-existing code. So, open tayo ng blank sketch. Then, open Arduino blocks. Then, pag nag-upload tayo, automatically, ko-convert niya yung Arduino blocks into Arduino code. Which is fairly straightforward din naman for my program. So, i-gaze mo pivot.h yun yung library. Wire.h since need ng wire communication para makapag-interact dun sa ibang parts ng board. Since, ayun. So, ang ginawa lang naman niya is an initialization of an object, instantiation, then initialization ng mga ng object, itong hardware. Initialize lang yung board, initialize lang yung communication, then sa main loop, ito na yung block natin for direction, block natin for speed, block natin for delay, block natin for speed ulit, which is sinet natin to 0, kaya nag-stop, then another delay for a second para makita natin yung paghinto niya. So, yun lang naman yung sample natin ng Arduino blocks. So, congratulations, naka-install na yung Gizduino IDE natin and ready na tayo mag-program ng mga codes natin for Arduino projects. So, if you like this video, please like, share, and subscribe.